Labis ang tuwa ng world number 3 pole vaulter na si EJ Obiena nang ma-reinstate siya sa national team. Inanunsyo ito ng Philippine Sports Commission matapos i-endorso ng bagong pinuno ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA na si Terry Capistrano. Tinanggal noon ng PATAFA si Obiena mula sa national team dahil sa issue ng liquidation. Pero nakatanggap na siya ng clearance mula sa Commission on Audit. Taus-puso ang pasasalamat ni Obiena sa PATAFA at PSC sa anyay desisyon na ikaunlad ng Philippine Sports. TNT. Sa basketball, nagharap sa pre-finals press con ang tropang Giga at Beerman na magtutuo sa kampeonato ng 2022 PBA Philippine Cup. Matinding kompetisyon ang inaasahan ng dalawang coach kaya todo paganda ang kani-kanilang koponan para manalo. Bukas may viewing kami and then titingnan namin kung ano yung pwede namin maging adjustment pagdating sa game. So hard final? Hard. Yeah, for sure. Hindi ganun kadali yun. So ano, may prediction kayo, coach? Yeah, for me, honestly, it will be game 6. It's a very even matchup. If you take a look at both sides, you cannot just focus on Junmar. You can see the magnitude of our problem. The overall goal of the championship is within reach and within stride, so I think we just have to stick to our guns and just be who we are, and everything else will take care of itself. Game 1 na sa Linggo. Sa volleyball, inilabas na ng Philippine National Volleyball Federation ang 14-woman lineup na lalaban sa Asian Women's Volleyball Cup ngayong Agosto. Binubuo ng bagong PVL Invitational Conference champions na Creamline Cool Smashers ang lineup. Makakalaban ng Pilipinas ang reigning champion at China, Vietnam, South Korea at Iran sa Pool A. Gaganapin ang ABC Cup for Women mula August 21 hanggang August 29 sa Phil Sports Arena sa Pasig. Diane Castillejo, ABS-CBN News.